wala ang bulilit. Tayo una magkakasama, nagpaalam naman nun sa inyo at pagbabalik nun humingi tayo ng basbas sapagkat si Senyor ho ay nasa isang spiritual gathering. Nakita nyo, kahit na pilyo, palabiro, pero pagdating na sa, sabi nga, pagsusuring pangkalooban at pang-spiritual, hindi ho maasong si Senyor dyan. Yan, nakita ninyo. Andiyan ho si Senyor ngayon. At kami ho ay nakikisimpatya kay Senyor. At nang sabihin niyang, Wen, baka pwede namang mag-extend ka. Sige, kako, no problem. Basta ipagdasal mo na lang ako. Ayun. Kaya salamat, mga kaibigan. Sana ho ay kasakasama namin kayo dyan sa kabuuan ng ating program. At ito ho ang doble banda sa DWIC sa pamamagitan ni Senyor Ray Pacheco. No? And of course, at kasakasama po kayong lahat ng ating mga taga-subaybay worldwide sa mga bagong pangunahing paksa at balita ngayong araw. Dapat pagdito rin nakakasama pa natin ang ating mga reporters at baka later on ay magbigay din sila ng mga input sa atin sa pangunguna lagi na ni Gil Resontok. Si Gil Resontok talagang wika nga natin dedicated dito sa kanyang oras, slot, mga kaibigan. 4:37, ano ba malalaking balita? Ganyan si Senyor, ano ba malalaking balita? Nagbabasa. Ano nga ba mga maiinit na isyong napag-usapan natin ngayon? Na, di ba kayo naman updated sa mga kaganapang inihatid natin? Well, natatabunan ng unti-unti yung issue ng LGBT, pero mukhang gusto nang makarating yan sa Pangulo. Ayoko kasing wika nga paglahigit lalo ng pagtuon ng panampansin niya, pero may mga nagtetext sa akin, ako daw ay homophobic. Hindi ho. Kaya lang yan ho'y bagay na sabi nga kanya-kanyang pananaw na lang, respetuhan na lang, wika nga. Yun lang naman ang ano dyan Yun lang ang pinakasusi yan para hindi na lumaki yan. Respetuhan. At kung yun ang kanilang naging orientasyon, wala na ho tayong magagawa doon at yun ang kinalakihan ho nila. Di naman tayo pwedeng magmalinis at yun din naman ang wika ay doon sila masage. Basta susundin natin yung pangkalahatang prinsipyo na yung karapatan mo ay nagtatapos kapag nag-uumpisa yung karapatan ng iba. Parang ganun lang yun Karapatan nila nang sundin yung kanilang nakakalooban, di respetuhin mo yun. At nang hindi na wika pa natin lumaki, iwasan din natin yung mga pang e-insulto, kumbaga. Pero isipin nyo, simple lang pinagmulan yun no? Dahil lang sa pagwiwi. At dahil lang medyo naging sensitive yung janitress na hindi naman natin masisisi on her views. Kaya napigil yun. Ang nakasama lang naman doon kasi, parang na-agitate yung kaso, parang napahiya yata yung gay. Bumalik, no? Bumalik pa na, di ba? Bumalik siya at kinunan niya ng video. Doon niya, doon na yata lumala yung kaso at yun na nga. Alam niyo naman ang ating mga kababayan, nagkaroon ng trial by publicity na. At nauwi na sa kanya-kanyang opinion at reaction hinggil po sa bagay na yan. Well, kayo naman ay sabi nga natin, nandiyan at ganitong mga pagkakataon ay ating po namang pinagbibigyan ng inyong mga opinion at reaksyon habang tayo ay nagkakakwentuhan kayong araw ng Friday. Thank God! It's Friday na pala mga kaibigan. Ikatlong Biyernes na ng tawag nito, ng August. Hindi tayo mabibigla, matatapos na naman ho ito. At medyo pinag-uusapan yan ho sa Congress pati yung mga usapin pa rin na nauugnay sa Mindanao. Hindi naman maitatanggi na pag-uusapan yan. Bakit? Yung naluklok na mga leader ho dyan sa Kongreso, most of them ay ngayon nagmula dun sa paksyon ng mga taga Mindanao. Mga Mindanaoan Solons, At isa sa kadalasang nakakaligtang sektor tuwing may sigalot at kaguluhan saan man ay mga maliliit na bata. Laging hong sila ang biktima. Anumang mga di kagandahan sa lipunan, whether yan po ay physical, moral, o sa pamilya, ang laging biktima po dyan definitely ay mga bata,
Yung Miyerkules ay napag-usapan dun sa Kongreso yung pangungumusta sa kalalagayan po ng Marawi. Ano na nga ba, naalala niyo ba yan? Few years ago, nang magkabakbakan ho dyan sa Marawi, kung bakit sa dinami-dami ng bansa sa Asia, dito daw ho nagkuta yung ilang mga rebelde at mga tulisan doon sa ibang bansa, no ho? At pumasok dyan sa lugar na yan. May mga tinrain at doon na nga ho ng matrace ng mga kinauukulan. Binigyan ng tips ng mga intelligence sa Amerika ang Pilipinas at dito na ho nasubaybayan at nagkaroon na ng bakbakan nga ho dyan sa Marawi. Kawawa yung mga kababayan natin dyan. Kung ikaw ordinaryong mamamayan doon sa lugar na yon, eh hindi naman sa wika nga natin eh pinagmamalaki ko sa inyo, nakapunta ako doon sa lugar na yon na dati pagkaganda-ganda kasi Marawi, yan ay trade center ng mga kapatid nating Muslim. Yan, kumbaga eh, yan yung lugar na Ala Divisoria. Lahat na ng kalakal, yan umiikot, mataas ang kanilang, wika nga natin eh, income. Yung mga nandyan ho, lahat yung halos dyan ay gumagalaw, may trabaho dahil nga nagiging sentro. Eh, isipin yung pagkakaroon ng kaguluhan sa kanila pa na sentro, no ho? Kaya bumagsak bigla yung kabuhayan dyan sa Marawi. So, dyan sa Congress, eh, hinihiling ng ilang mga mambabatas na taga Mindanao, mga Mindanaoan Solons, na pagtuunang pansin. Higit lalo pa yung mga kabataan ngayon na namulat dyan sa lokal na digmaan sa kanilang syudad. At nais nilang mawaksi yung mapait na alaala, kaya nagkaroon ng ilang mga pagkilos yung mga mambabatas sa pangunguna yata yun ni Congressman Carlo Nograles na mamahagi ng ilang mga kapaki-pakinabang na kagamitan doon sa mga estudyante. Kailangan daw abutin at mailigtas lamang yung mga batang yan sa masamang alaala or bangungot na nangyari nga ho sa Marawi. So, nagsilbi ang paalala sa mga tauhan ng gobyerno, higit lalo na sa mga trabahong kailangan nilang gawin para sa Marawi City at sa lalawigan ng Lanao del Sur. Ano ho? Gayunman, eh, hindi pa tumitigil eh yung ating pamahalaan dun sa kanilang ginagawang intervention, pamamagitan, paglagay sa gitna. Diyan po sa nangyayaring pagkilos at hakbangin para mapanumbalik yung dating sigla ng lungsod Marawi. Ano ho? At batid naman natin, kailangan ng mas malalim pang paraan para matiyak lamang na hindi mapagtatangkaan muli ng karahasan yung nasabi ko nga ho sa inyong mayaman na lungsod. At speaking of it, yung Congress yata ay mayroong mga nakalatag ng panukala. Yung ilang mga Mindanaoan Solon ay mayroong pet bill, particularly itong si Congressman Carlo Nograles, mula sa pagsasabatas ng Republic Act 11054. Ito yung Bangsamoro Organic Law hanggang sa pagtatatag ng Bangsamoro Transition Authority. Katuwang nila dyan yung mga leader ng mga kapatid nating Muslim sa Mindanao. So, kailangan mapairal ho, mabalik sa normalization yung sitwasyon dyan po naman sa lugar ng Mindanao, particularly sa Marawi, at ma-reintegrate yung mga MILF member sa pwersa ng pamahalaan para mas magkaroon sila ng tiwala at magkatuwang sila sa pagpapanatili ng kaayusan sa nasabing syudad. Ano ho? We're praying for that. Whether we are Christians or Muslim, iisa lang naman ang ating pinapangarap, yung tinatawag nating long-lasting peace. Philippine Standard Time, alas 4:45 na, mga kaibigan. René José, Señor Pacheco, Señor Pacheco, René José, doble banda, doble ganda. Ang tindi ng komentaryo. Doble. Sina Karen Jose at Señor Ray Pacheco. Ito ang
ang doble-doble banda. Alright, mga kaibigan, sa ating mga texters at late tuner, nagtatanong asan si Senyor. Hinahanap ko na ho dito hanggang sa ilalim, di ko nakita. meron hong binabanggit natin sa mga nagtatanong. Meron pong natanguan na event si Senyor na kung saan kailangan ho ang kanyang presence, ano. At nagpaalam naman po in fairness, ilang araw bago yan, nagpasabi na. Okay, tuloy ho tayo sa ilang pang mga karagdagang kwentuhan sa mga pang mga kaganapan po ngayon. Isa sa mga mainit na ginagawang controversial na mga ilan, yung pagdami daw ho ng mga nakikita nilang singkit. Yung mga liitang kita pero laki kita. Liitang tingin, laki kita. Ayan, yung mga Chinese nationals na dumadagsa sa bansa kasi nga ho, nagkaroon ng pogo. Nagliparan ng pogo dito ngayon. Yung Philippine Offshores and Gaming. Yung kanila po namang sabi nga estilo ng... Ayan yata yung mga may hawak na casino, something like that. Ano? At nangangamba yung ating mga kababayan kaya sa pagdami ng operasyon niya, ng mga pogo na yan, ano ho, at dito pa sa Pilipinas, na sangkaterbang Chinese nationals na, yung mga empleyado, sana naging condition dyan, yung ipaprioriting kukunin mga Pilipino. Eh kaso sabihin nila, hindi. Yung mga participants naman dyan at pupunta dyan, mga kababayan din namin Chinese, dito sila maglalaro. May ginawan tayong ano, ginawa tayong kumbagay, parang may lamay dito sila, dito sila magsusugal. Nako, delikado yan, ano ho? Ang unang-unang dapat pinagbabatayan dyan, yung national security natin. Tayo ba'y nakatitiyak na yung mga pumapasok ngayon, Kuya Fred, Fred Washi Washi? Kala mo, nakaligtas ka. Ha? O Fred Shawi Shawi? Alam mo, kaligtas ka. Eh tayo ba'y nakatitiyak na yung pumapasok dito eh walang koneksyon doon sa military force ng China? Dito ka kaya sa mikropono na mukha. Sigaw ka na sigaw dyan. Eh sa dami ng militar ng China, di ba? Yung kanilang mga intelligence officer. Pero naririnig doon ni paring Fred, karamihan dyan talagang mga sundalo ng China. Dahil makikita mo naman talaga, ang isang train na sundalo, kahit humalo yan sa civilian, hindi mo na maialis yung na-i-indoctrinate sa kanyang pagkilos. Ano? Yung likot ng mata, yung kanyang pagiging matikas, hindi mo agad na maialis yan. Si Hiya sa gumaganon. Hindi ka sundalo, ano tawag sa'yo? Nuclear. Tangki ka, tangki. So sinasabi yung mga kaibigan na ganon. Malamang, kaya dumadagsa yan, eh medyo nababahala nga ngayon, nung lumabas yung ulat na yan, maging ang ating National Security Office. Eh sabi ho ng mga nagbibigay ng impormasyon, imbisitigahan dapat daw ng DND. At yung mga pogo na yan dahil hindi daw biro yung bantang yan sa ating seguridad. Wag naman sana, no? Pero totoong nagpapasok sa atin ng limpak-limpak na salapi ngayon sa Pilipinas, yung pogo, actually based on record, 12 billion pesos ang kinikita ng mga involved yan. Lalo na yung ilang mga gaming institution. Dahil yan ay major contributor sa atin namang ekonomiya. Ano ho? Eh, paano ngayon ang buhay ng ating mga kababayan? Yung mga kababayan nating mahihirap doon, particular sa Cavite area, na unang nasagasaan. Sapagkat yung itatayong establishment doon, eh, magre-reclaim din yata, no? Ang kukunin doon ay yung lugar nilang pinangangisdaan. Napanood ko sa television, yung iba eh, yung nag-aalimango sa mababaw na bahagi ng karagatan na nangangapa lang ng alimango. Eh, mawawalan hoan nila kami ng trabaho. Ba't kaya din yung pasipit sa alimango yung mga pupunta dyan? Kaya, magkakasya na lang ba tayo muli sa Mumu? Alam niyo yung Mumu? Ikaw, Fred, alam mo yung ibig sabihin ng Mumu?
magkakasya na lang muli ang ating mga kababayan dun sa mumo na matatapon dun sa pagkakainan ng mga dayuhan na yan na silang nandito sa ating bansa. Parang napaka-ironic. Mahirap tanggapin. Mga kababayan nating Pilipino na hirap sa trabaho, papasok sa ating bansa yung isang partikular na sektor galing sa ibayong dagat, dala daw ang pamumuhunan, subalit hindi naman pumapayag na tayo mga Pilipinong makakaisa nila at sa halip naghakot sila ng kanilang mga sariling manggagawa, parang tayo pa yung itinataboy ngayon doon sa lugar na kanilang inokyupa. Sa katwiran naman ng gobyerno na huwag na kayong magtampo, kikita naman tayo yan para sa kapakanan ng lahat. Weh, hindi nga. Lahat? Weh. Ang tanong sabi ng mga nagbibigay ng mga opinion, dapat makontrol daw ng mga otoridad yung pagdami ng Chinese sa Pilipinas at i-monitor yung gawain nila. Oo. May mga nakikidap at napapatay na Chinese dahil hindi makabayad doon sa mga inutang nila at pinatalo sa sugal. Ay, ngayon, nandiyan pa yung kanilang mga estilo na yan. So, di natin alam yung susunod na mangyayari. Baka sila-sila na nagpupunta dito ay sa dakong huli, sila-sila rin yung magkakagatan sa batok. Wika nga, ano? Sana ay wag naman. Pero habang binabalak na imbestigahan yung Pogo, yung sinasabing offshore gaming na yan, sana ho ay huwag kalilimutan yung kapakanan din, higit lalo pa ng ating locals. Philippine Standard Time, alas 4:54 at 50 segundos. Doble Bando! Tuloy-tuloy pa rin tayo sa ilang mga pangunahing paksa ng balita at wala sa senyora. Kasama natin si Engineer Fred Washi Washi. Ano na babago mong pangalan? Goli Goli. Goli Goli, baka magulat naman si senyor pag dumating na. Di nga, Goli Goli ka na. Sige, ilan pa ho sa mga karagdagang issue at balita na napag-uusapan ngayon mga kaibigan. Medyo, eto, magandang anunsyo ito. Higit lalo pa sa ating mga naihilig sa pagmumotorsiklo. Pakinggan nyo ho ito ha. Pagkadami-dami ng motorsiklo dito sa atin. Merong nagpipetition sa labas oh. Ikaw daw si Engineer Ohab. Eh, ako sa inyo. Wala na. Buti, sa bagay, maintindihan nyo ni Mayor Isko. Yormi! Dito, may Ohab na engineer. Anyway, magkatuwang na inilunsad ng Legal Engagement Advocacy Development and Reform at ng LTO, National Capital Region, dyan sa May East Avenue. Yung isang training para sa mga kababayan natin ginagawang hanap buhay yung kanilang motorsiklo. Dati, ang motorsiklo, pag nagkaroon ka, ay for relaxation. Gusto mong mag-strolling, magmumotor ka, di ba? Lalo na sa mga malalayong lugar, kasi bawal nga sa main highway yan eh. Ewan ko ba, nung dumami yung motorsiklo, naging dalawasing ko halaga, pwede kang kumuha kahit walang down, basta maghuhulog ka na pagdating ng kinsenas, abay, ginawa ng hanap buhay. Hanap buhay na buwis buhay. Hindi naman sa sinisira natin, pero ako'y hindi mo basta mapapasakay sa ganyan. Dahil una, dadalawa lang kayo. Tapos yung helmet na pinagsusutan ninyo, iisa lang yan. Swerte ang magsuot niya sa maghapon, dalawampu. Ano kaya amoy niyan? siguro dahil napuwersa na rin ng LTO NCR na obliga siyang magbigay ng pahintulot dito eh, sabi nga take your own risk, yun na lang ang naging katwiran at nagkaroon ng pagpupulong diyan at sabi nila ay mayroong lecture kaugnay sa road safety practice, legal rights and obligations. Sana naman itong mga lecture na ibibigay sa inyo ng LTO, tumutusok sa isa utak ninyo at sa isip ninyo. Sa, kasi marami pa rin mga nagmumotor. Ano tawag nila doon? Ano term nila doon? Barubal? Hindi marunong yan. Ang kanilang katwiran, nagmamadali itong pasero ko, kailangan kong ihabol.
Pare-pareho kayo nagmamadaling, wala kayong pakialam kahit makabasa kayo ng side mirror, kaliwat kanan. Dito lang kayo makakakita sa Pilipinas yan. Tingnan nyo sa satellite o tingnan nyo sa aerial view. Yung estilo ng highway sa Pilipinas, dito lang kayo makakakita na yung mga motorcycle, kung saan niya gustong dumaan, doon siya pupwede. Oh. Yung gitna ng ESO, pag nakita ninyo, halos puno na rin ng motorsiklo. Dahil nga daw traffic, kagagaling daw sumingit. Oh, oh. Pag naipit, ala na. Oh, dedo, may kasalanan pa yung nakaipit. Oh, tinamaan ng magaling. Di mo napansin sa side mirror, maipit. Kaya ngayon, dahil dyan sa sinisigaw ng marami, ang LTO parang napupersa. Sana wala tama yung sumasayos yung aking paring Fred. Sana daw, hindi makuha sa Gaila. Oh. Pag nakuha yan sa Gaila, konti lang yung mga, sabi nga natin eh, kunwari talagang nag-train dyan. Ganun pa rin, barubal pa rin sakali eh. Mayroong lecture, ang pinag-aaralan daw dyan sa lecture ay yung road safety practice, yung legal rights, obligation, yung related concern, at sinama pa yung financial protection. Kasi naguhulog sila ng kanilang sinasakyan. May kerong pang practical exercise, road safety para sa hanay ng mga nagmumotor. Di tayo tutol dito, maganda itong intention na ito. Kaya lang, tama yung puna ni paring Fred kasi may mga kaibigan itong mga riders. Nagugulat siya, ang bilis nakakakuha ng certificate kasi may milagro nga din dyan sa loob. Kung ano yung milagro na yun, alamin nyo sana dyan sa mga namumuno ng mga nasa transport sector, particularly DOTR. Sana alamin nyo yan kung ano yung sinasabing milagro na yan sa training program ng mga motorcycle rider na pinangunahan pa rin daw ng LTO at ng ilang mga leader ng nasabing motorcycle groups. Ayun, natin magbigay conclusion pero mismong mga miyembro nyo nagsasabi na meron ding kulay bilugan dyan at may tumataginting na lapad din. Diretsuhin na natin, nagkakaroon doon ng lagayan at ayusan din. Just for priority. Philippine Standard Time, alas 5 na ng hapon. Doble Bando! Ang tindi ng komentaryo. Sina Karen Jose at Senyor Ray Pacheco. Ito ang Doble-Doble Banda. Tuloy ho tayo sa ating mga pangunahing paksa na mga diskusyon, pagtalakay sa mga pangunahing issues. Miss Lynn Legarteja, pera mo ko nung ating cellphone dyan dahil may mga nagtetext definitely dyan. Mabasa man natin at ma-acknowledge yung ilang mga taga-subaybay ni Senyor Pacheco. At kailangan nating mabigyan ng pansin sila. Of course, kasama rin natin si Hias Pantaleon. Paano ba ino-operate itong telepono na ito? Pinipindot lang. Ayon. Ayon. Hindi ko naman maintindihan itong mga sulat ng iba. Okay. Yung mga usapin patungkol sa transgender. Sabi niya, isang trans, sabi niya, ano nung pang number nito? 8969. Isang transgender na nag-aayos babae ay nagpupumilit gumamit ng CR ng babae. Tama lang ang ginawa ng security ng mall na pinagbawalan. Ito ang dapat lang sa CR ng lalaki ito gumamit. Kasi ang genitalia niya ay lalaki. Oo nga naman eh. Kaya nga ang unang tanong dun eh. Trans, ano na ba siya? Tawag nito. Tolpo na. Hindi pa naman yata eh. Oo. Kung tolpo na, walang problema dahil pag umihi, siguradong uupo siya sa inodoro. Hindi na matapos-tapos itong issue na ito. No? Anyway, hanap tayo ng ibang mga paksain para matalakay. Iba po yung mga pagbati na hindi natin sa oras eh. Sa ibang slot yung pumasok. Okay, mamaya babasahin natin. Para puro tao pa siya. Ano, puro patawasi, pachiw. Hindi ko maintindihan ito. Isang sulat nung nag-text sa atin. Anyway, dito na lang ho, sa isang live broadcast natin dito sa Facebook Live. Baka may mga pumapasok din dito. Iniisa-isa ho natin yung inyong mga text messages. Dahil ganun yung nakasanayan nyo kay Senyor Pacheco. Ka Edwin, nasa saan si Senyor? Oh.
Meron pala siyang karapatang magbakasyon. Siyempre naman, oh, ako lang ang wala. Kami ni Paring Fred. Si Senyor, sabi ni Mang Delpin, nagtatanong. Okay, ano pa ba yung mga nandito? Maya-maya na't hindi ko mabuksan yung hindi ko mabuksan yung ating website. Hindi ko malaman kung ano problema. Well, sa ilang pa mga pangunahing paksa ng ulat at impormasyon, sana magkatotoo ho itong inilabas na sa pahayagan ngayong araw na yung pagsasaayos daw ho dun sa MRT3 ay magiging full blast na. Kasi pautay-utay. Mukhang napansin din ng DOTR, aba. Kahit yata mga Koreanong gumagawa dyan at ibang lahi, mukhang inaaraw tayo. Alam mo ba yun, Paring Fred? Yung inaaraw ka, yung ang kontrata ay hindi pakyaw dahil hanggang matapos niyan, bahala kayo. Ganun yata doon sa tinatawag na pakyawan, basta fixed price yan. Tapusin nyo sa ganitong oras, kaya yung iba, minamadali. Ngayon ang problema, mukhang hanggang ngayon, yung rehabilitation ng MRT ay nabibitin. Pero mukhang natawag na ang pansin ng DOTR, actually, ay kinumpirma na nga ho ng DOTR sa katauhan ni USEC for Railways Timothy Batan na by the year 2021 ay full blast yung kanilang rehabilitasyon. At ngayon sinabi ni Batan na sa pagitan ng dalawang tren ay yung tinatawag na headway, bababa na rin yung, liliit na rin yung waiting time ng mga tumatambak na pasero sa bawat himpilan ng tren dyan sa MRT3. At ayon sa opisyal, yung Sumitomo ay bumalik na rin bilang maintenance provider. Ayun, wala ho kasi yan at dumating na rin yung ipapalit na mga perokaril. Yung mga riles, siyempre, yan pong riles na yan, papalitan. Ang riles, pag numipis na doon sa akmang sukat, doon sa pinaka puwang ng gulong, kasi yung gulong ng tren, alam natin may puwang yun . Tapos ipapatong yun sa riles na parang nakaakap. Siyempre, pitted yun. Pag yun ho ay tumakbo, de smooth sailing. Pag numipis yung tren, sa tagal ba naman at libo-libong mga nandyan, ninipis yan, gegewang na yan. Pag malakas na ang sayaw ng tren, ibig sabihin niya manipis na yung riles. So papalitan ho yan. Anyway, alas 5:20, 20 segundos, yung puganting kanona nagtago sa Pilipinas dahil sa pagiging sex offender, natimbog na! BWIZ Patrol! Nakita mo naman yan, parang Gay Mark. Puti. Puti. Siyempre, dalawa lang naman ng kano, itim at puti. Yan ay puti. Nag-i-English, sigurado yan. Ba't nakuha mo ano? Ang galing mo talaga. Matangos ang ilong. Tama ka na naman. Ako talaga ng tama mo ano? Parang iba yung tama mo. Iba yung tama mo. Si Fred din naman alam yung tama dyan. Dahil sa nag-i-English ka sa akin. May gawin kay Paring Fred. So nahuli na ito. Arestado na nga, kaka, ng mga tauhan ng Bureau of Immigration Fugitive Search Unit at ng United States Diplomatic Security Service Overseas Criminal Investigation ang isang Amerikanong sangkot sa pang-abuso sa mga kabataan. Hindi na nakapalag ng dakmain ng mga operatiba itong dayuhan na kinilala si Edward Skisim, na matagal nang pinaghahanap ng U.S. authorities sa bahagi ng Gregorio del Pilar Street sa Barangay Parang, Marikina City kaninang alauna imedya ng hapon. Ayon kay Bobby Raquepo, ang head officer ng Fugitive Service Unit, mayroong outstanding warrant of arrest dahil sa pagiging sex offender itong si Skisi mula sa County of Montgomery sa New York. Sa inyo to, sa New York, at sinasabing banta ito sa seguridad ng publiko. Gayunman, hindi na binanggit ni Raquepo kung kailan dumating at kung gaano nakatagal nagtatago rito sa Pilipinas itong si Skisim, na naharap naman sa proseso ng pagpapawalang visa sa kanyang pasaporte ng U.S. Department of State. Kaya moral lessons,
sa mga gagawa ng kalokohan. Huwag kayong magtatago sa mga bansang may sinasabing kaalyado ng inyong bansa. Sapagkat saan man kayo magtungo, saan man kayo magtago, ay tiyak eh masusuplong kayo. At huwag na kayong gumawa ng sabi nga kalokohan dito sa Pilipinas. May kalalagyan kayo. Sa Patrol 9, J. Mark Tagala, nagulat sa Impila, may tadulakas. DWIZ. All right, si Kak J. Mark sa kanyang report at ating oras ganap ng 5:14 ng hapon. Si Aling Leti Lataw, sabi niya, gandang hapon, DWIZ watching from Taiwan. God bless po, salamat po. Si Lee Novales, straight na straight ka today, Kakang Ed. Nakikinig po ko rito sa Beijing. Straight naman, straight lagi dapat. Ano bang straight? Schedule? Oo nga, no? ganun ho talaga eh. Si Annette Allegre D. Gandang hapon, kaka. Si Evangeline Desalisa. Hi, senyor. Ang gwapo mo ngayon. Parang namahayat ka, tumangkad ka. Napagkaman ang pakong si senyor. Lino Valles. Kung akong tatanungin, tama lang po ang janitress sa ginawa niya. Tama lang siya sa sinabi niyang dapat lumagay yung gay sa tamang lugar niya. Eh, may lawit ka eh. Okay, kung ako yung gay at tapos talagang trans na ako, halika nga, halika nga. Gaga ka, halika, halika. Punta ka sa loob. Oh, bari mo palang sa lawal ko. Meron ka nakita? Babae na ako, ha? Dapat ganun. Eh, kung meron pa rin, may punto yung ano. May laban yung janitress doon. Kaya lang, kanina nga na-interview natin si Mayor Joy Belmonte. At ipinagmamalaki niya kasi yung lungsod Quezon, wala daw discrimination. Ayaw nila ng ganyan. At yun ho ay pinagtibay na ordinansa sa syudad na lahat ay dapat pantay-pantay. At pagrespeto sa anumang orientation at kasarian ang taglay ng taong taga Quezon City. Kaya nga doon ay bawal yung pag nakakita ka ng sexy, nakalakihan natin doon sa mga matatanda ngayon na sinisipulan. Bawal na yon yung catcalling sa QC. Yung pagtulis ng uso mo na yan, hindi mo na maibabalik pag nahuli ka ng pulis. Nasaksakan ka ng silbato, tuloy-tuloy mong hipan yan maghapon bilang parusa. Sabi ni Ochi, ay kaka, si Rosalinda Francisco Kadsawan, gandang hapon po kaka. From BF Resort, Bill Las Piñas. At magandang hapon kay Gerald JB at kay Dennis Nicomedes. Sabi ni Dennis, pwede po ba wag na natin pag-usapan ng CR? Bakit naman? Ayaw mo ba noon? Di ba mayroon mga nagsasabi, toilet humor, toilet joke. Is it a joke? Ha? Huwag daw tayong mag-toilet humor, toilet joke. Anyway, para kasing ironic, ano? Sa dami-daming pag-uusapan, nauwi dun sa CR na pwede naman nating pagtuunan ng pansin ang higit ang nakararaming issue. Pero sabi nga ng mga miyembro ng ganyang sektor, bay, huwag nyo naman binabaliwala. Ngayon ay napag-uusapan na kami. Alright, so siguro it's sufficient na natalakay ho natin yan sa bagay nito. Anyway, sa ilang pang mga pangunahing paksa ng ulat ngayong alas 5:16, 30 segundos, Doble Bando! Sinisilip daw ho ng isang grupo na mga kinatawan ng consumer, lalong-lalo na yung mga nasa environment at clean energy at coal-affected communities ang Department of Energy dahil hindi sa pagsunod sa direktiba ng Pangulong Duterte, kung yung maalala daw, doon sa zona ng Pangulo, ay ginigit niya na bilisan ang pagpapaunlad or development ng renewable energy. Renewable. Ibig sabihin yan pinalakas pa at mas sinuri pang pagkukunan ng enerhiya. At bawasan na raw yung paggamit ng uling. Meron pa ba tayong mayu-uling ngayon? Wala nang puno ah. Saka pakukuha ng mayu-uling ngayon. Yo. Eh dahil ho dyan, nanawagan ng mga miyembro ng Power for People, yung tinatawag na P4P Coalition,
kay Secretary Alcusi. Ipatupad na raw yung nasabing direktiba ng Pangulo at ipahinto na yung paggamit ng carbon. Sapagkat yan ang ginigit ngayon ng consumer group na murang kuryente. Ginigit ng grupo na i-formalize na yung direktiba ng Pangulo ukol sa RE at carbon sa pamamagitan ng isang executive order. Eh, nakikinig naman ho siguro dyan ang Malacanang. Pagkaliyang may mga question ho kayo, lagi ho yung noted sa monitoring department, particularly ng PCOO. Dyan ho pumapasok yan, mga kaibigan. At gina-jot down ng kanilang mga assigned writers yung ilang mga reaksyones ng ating po namang mga kababayan sa mainstream media. Alright? Okay. Samantala, habang tayo'y nagkakaugnayan pa rin sa impormasyon at balita, si Senyor ba nagbibigay din ng mga special news? Of course, meron, ano? Tingnan natin kung may masisilip tayong special news dito. Ito, balitang abroad. Sa abroad, namatay ang isang lalaki matapos na lumahok sa taco eating competition sa Fresno, California. Paano mo kakainin yung takong haba nun? Tinamaan ng magaling. Oh, di ba? Kinakain ba yun, Fred? Taco yung nilalagyan ng ano, ng kung ano-anong dressing. Ayun. Kala ko taco ng bilyar. Iba naman ang senyas mo, damuhok. Ang competition ginawa daw ho sa gitna ng minor league na baseball sa kupuna ng Fresno Grizzlies at Memphis Redbirds. Itong si biktima si Dana Hutchings. Hutchings. Eh, biglang bumagsak nang sumali sa kompetisyon. Namatay sa Community Regional Medical Center na ng Fresno at itinakda yung autopsy at nalaman na maaaring naging dahilan yata yung pagsabog ng kanyang sikmura dahil sa labis na pagkain ng sangkatutak na taco. Eh kung di ako nagkakamali, di ba may kataliman din yon. Pag di mo laging nanguyang mabuti yan, matatalim din yung pirapiraso niyan. Baka nakasugat din sa kanyang sikmura. Well, patunay lang na talagang pag oras mo na kahit saan ka, kahit kumakain ka, kahit anong ginagawa mo, dedo ka. Pag tinigil na nung humihinga sa atin yung pinapahiram na hininga, pag biglang tumigil yung voluntary action na yan ang puso mo, wala na. Tapos ka na dun. Alright, mga kaibigan, ilang pa rin ho sa mga karagdagang balita, ibabalik natin, pero kailangan munang magpaalala para makakubra si Senyor. Philippine Standard Time, alas 5:20. Doble Bando! PWIG! Doble Bando! Ulit tayo, 5:22 this afternoon, sabi ni 8969, kung sa Amerika pa ginagawa ang pag-attack sa mga airport at subway, walang duda nakikilos ang Homeland Security at mabilis na tatapusin ang gulo kahit sa marahas na paraan kasi bantayan sa national security ang gulo. Sobra na nga nagtitimpi ang China. Ang media dilaw naman dito ay tuwang-tuwa sa gulo. Di nila iniisip yung 400,000 na legal at illegal OFW natin sa Hong Kong. Oo nga, yun ang naiipit yan ngayon. Eh, kung sa ganyang kalaking volume at confirm yung binigay na volume ng ating texter, halos kalahating milyon, may napakahirap na kalalagayan ng ating mga kababayang Pilipino. If ever pabalikin yan dito, nga, ang gagawin din yan. Wala namang trabaho dito na mapagtutuunan nila ng pansin at wika nga natin pagkakakitaan. Eh, kinakailangan ngayon talagang doble kayo. Hindi lang dapat iisan na yung breadwinner ng pamilya, higit lalo pa sapagkat ito ho ay katotohanan ng nangyayari ngayon na dapat yun magkakatulong na sa gastusin yung mag-asawa. Ano ho? Anyway, it's 5:23, mga kaibigan. Sa ilang pang wika nga natin mga pangunahing pagsanang balita at yung kontrobersyal na kinasasangkutan ng isang partyless group sa COMELEC, eh, naglabas na ho ng opinion ang COMELEC, posible na raw masayang yung isang pwesto sa Kongreso na nakuha ng Duterte Youth Partyless Group.
Yan ay noong May 13 election. Naglabas ng statement itong si Commissioner Rowena Guanzon. At ito'y batay naman ho sa kanyang pansariling opinion laang. Ano, in her personal views, sabi niya, walang kwalipikadong nominado ang Duterte Youth upang makapwesto sa Kamara matapos ngang i-disqualify ng Comelec Press Division yung dating Youth Commissioner na si Ronald Cardema dahil sa pagiging overage nito. Kakatawang ka sa youth, katapos magayot ka na. Alam mo yung magayot, yung pagkakain ka ng gabi, kung ano mang, o kaya kamote, pag yan gumayot na, ibig sabihin nun malapit ng mag-ugat, maging ugat uli, root crops kasi yan ibig sabihin nun, tawag nito, ay siguradong magayot ka na, hindi ka na youth. Na-distract ako dun sa aking mentor na si Kuya Gani Oro Kasi mamaya magpakuha tayo ng picture. Kailan pa tayo nag-i-stop ni Mayor Isko Moreno? Sino nagsabi? Hindi naman yung kulay ng damit natin, oo ng t-shirt natin. Oo nga, para tayo nag-usap. Score. Itong si Eusebio, mga kaibigan, ito ang dapat nakasama sa youth Bakit? Youth ito Cute. Gayot na ito. kung gayot ako, ibig sabihin, yung kuyang ko, tapos mas magayot sa akin. dahil si Gani Oro ho, ang kauna-unahang reporter, Patrol 7 ho yan original, dun sa kabila nung araw. Sir Eli, Patrol 8, magkakasunod yan. Ako ang kanilang trainee, student. Dito sa mga estudyante natin, kayong mga estudyante nandyan sa engineering, nakita ninyo kung paano nyo dapat ibinabalyo yung mga napag-aralan ninyo at itinuro sa inyo ng mga seniors. hindi pa sila senior. Ngayon senior na sila. Yung mga senior sa amin yan. Noon wala pang ganyang computer. Ang pinaka, sabi nga natin litmus test doon sa mga trainee, kung para makita yung eagerness mo, it's either pag-aayusin ka ng newsroom, magsasalansan ka ng mga diaryo nila doon, magpapile ka, magkakasugat-sugat ka doon sa passenger, dahil ilalagay mo, magugupit ka ng clippings, ilalagay mo sa folder yun. Ha? Dalawang buwan na ganun. maswerte na lang kapag nakakuha ka ng mabait-bait na reporter, kamukha ni Gani Oro noong mga panahon na yun, sabi sa aming station manager way back din, boss, sama ko muna ito. Para magkaroon naman ng ibang experience. Hamay niya ako dun sa kanyang paniningalampugad sa pinupunta niya. Pinakakain naman ako ni Kuya Gani ng mga panahon na yan. At pagkalap ng balita sa mga police station way back din. Ang mga tulad namin, dumaan talaga sa pagiging police reporter. Pero ng mga panahon na yon, nakita ko, ako'y trainee, si Sir Eli ang senior reporter na sa Department of Foreign Affairs way back din. Bigat ng bit ni Sir Eli, DFA, at dyan sa may area ng Manila ng mga panahon na yon. Huwag na, nagkakalabas na ng edad Susunod na si Kuyang Gani Oro, of course, kasama ang tropa ni Senator Bongo para hudun sa kanilang programa na inyong napapakinggan po yan Monday, Wednesday, Friday at yung ganitong slot ay orihinal din natin po namang slot kaya naghati na kami para tayo naman in-house dito, taong bahay mainam na sila ho na may nakakasama din natin thrice a week. Alright, sa ngala ni Engineer Fred Goli-goli? Ito mga ganda. Baka sabotahi tayo dito kung tawag niya dyan ganun, basta ako tawag sa kanya si Fred Goli-goli. Maraming salamat. At si Lynn, kay Lynn? Sabi ni Lynn, bango-bango? hindi ako kasama doon, ha? Wala akong alam doon, ha? Ako po si Edwin Eusebio. Salamat, salamat Hias Pantaleon and of course sa ating mga nakatuwang sa paghatid impormasyon at balita ngayon po namang hapon. Susunod na ang palatuntunan with Senator Bongo and Company with Kuya Gani Oro as their main anchor din ng naturang palatuntunan. Hari nawa! Happy weekend mga kaibigan! Ang basbas at pagpapala ng ating Panginoong Kapal ay lagi nawa pong sumaten. Bye! Ito ang Doble Doble Banda.